Hello mga ka-DIY. So, sa-share ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY drill holster at riveter holster. Gamit lamang itong plastic container ng langis. So, 1 liter po yung plastic container to. So, ikakat lang po natin yan. Dito, tayo mag-umpisa. Ayan. Then, islant natin. Kailangan pantay siya. Yun. Then, yan. Lagyan natin siya ng konting. So, okay na siguro to. Ganyan na lang. Tingnan natin lang. So, ingat lang po sa pag-gupit mga DIY. Yung. So yan na, napakadali po ito mga ka-DIY. So nilinis ko na nga po pala itong nilagyan ng langis. Yan. So ngayon naman, sana dito tayo lang suko pa ng belt. So suko natin yung belt ay ito, sa kabilang side kung kanan tayo. Suot natin ito. So, maghihiwalan tayo dito. Ayan, tsaka dito. Ibubuka. So, ito yung belt. Sumunta na tayo. Ito naman, gagawin natin nilagyan ng riveter o kaya pako o mga tornilyo. So, pantayin lang ito, mga ka-DIY. So, yun na. Then, nalagyan din natin siya ng suutan. Para kabilaan. Kayo, kung gusto nyong i-rivet din ito, para mas matibay, nasa sa inyo na po. Yan. So, ayan, ganyan siya. Tapos, i-belt na lang. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng sabitan ng riveter. So, sasabit natin siya dito. Nagamitin natin siya na ito. Yan. Pirasong bakal na yan. So, gagawin. Mag-anon po, mga ka-DIY. Puntasan natin. Bilas. Kaya na ribet na natin ito. Kaya natin ang washer. Para matibay. Okay, so may washer na siya. Ngayon naman, ibabaluktot natin ito. Yun. Tapos, lagyan natin ng konting
natin ito. Yan. Simula naglag. Okay. Lalagyan naman natin ito mga DIY ng cover. Yung sa drill niya. Para hindi makasugat sa atin. So, pumutas na ako. Pinutas ko yung takip. Ayan. Then ito, ininitan ko siya. Gamit ito. Para karoon ng labi. Ayan. Papasok natin ganyan yan. Ayan. Mahigpit yan. Para hindi makakasugat. Naman, lalagyan natin siya ng goma para ma-secure, hindi siya malalaglag. Okay, so mga DIY, si-secure naman natin to gamit itong goma. So galing po ito sa lumang interior. Lagyan natin ng manita butas dito. Puro dito maganda. Or dito. Subukan natin. Okay. Naman. Ito lalagyan natin ng agnet para yung mga rivet hindi siya malalaglag. Lagyan po natin ng magnet yung ilalim nitong lalagyan ng rivet para hindi malalaglag yung rivet or tech screw or mga tornilyo o pako man ang ilagay natin dyan sa maliit na box na red na yan. Ang ginamit ko po dito ay glue gun lang, glue stick. Pero kung gusto, kung kayo merong epoxy o ibang mas tibay na pandikit, yun na lang po gamitin nyo. Thank you for watching and follow for more mga ka-DIY. See you on my next vlog.